Magandang tanghali po aming guro. Ako po si Marinelle Pispino mula sa BSC 1-1. And ngayon po ako yung tatalakayin kung ano ang komunikasyon, ang dalawang uri ng komunikasyon, at gano'ng kahalaga ang komunikasyon sa individual at sa lipunan, ano ang mga positibo at negatibong bentahin ng komunikasyon sa buhay ng tao, at ano ang ugnayan ng kultura at komunikasyon, at gaano kahalaga ang cultural sensitivity sa komunikasyon. Ngayon po, ako'y munang ipapaliwanag kung ano ang komunikasyon. Ang komunikasyon ay galing sa salitang Latin na communicare, ng ibig sabihin na ibahagi. Ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng mga impormasyon na kadalasan na ginagawa sa pamamagitan ng karaniwang sistema ng mga simbolo. Ito rin ang interaksyon ng mga tao sa isa't isa. Isang sining ang pagpapahayag ng kaisipan o ideya sa paraang pagsasalita o pasulat. Ang wika ang nagsisilbing kodigo ng komunikasyon upang maihatid ang mensahe sa kinauulan. May dalawang uri ng komunikasyon, ang verbal at di-verbal. Ang verbal ay ang komunikasyon na ginagamitan ng wika o salita at mga titik na sumisimbolo sa kahulugan ng mensahe. Halimbawa na lang po ay ang pagsasalita, pagtatalumpati at pagdidiskurso. Sunod naman ay hindi verbal o di verbal. Ang di verbal na salita ay nanghuhulugang di paggamit ng mga salita, bagkus ginagamitan ito ng mga kilos o galaw ng katawan upang iparating ang mensahe. Halimbawa na lang ng mga di verbal ay ang kinesika o kinesics, pag-aaral ng kilos o galaw ng katawan. Halimbawa ay ang pagpapahayag ng pagmamahal o pagtaas ng kamay bilang tanda na nais mong sumagot. Sunod na halimbawa naman ay ang ekspresyon sa muka. Ito ay ang pag-aaral sa ekspresyon ng muka upang maunawaan ang mensahe ng tagapaghatid. Halimbawa ay ang pagngiti o pagsimangot o ang ekspresyon ng muka ng pagkatakot. Sunod na halimbawa naman ang di-verbal ay ang galaw ng mata o oculesics. Ito ang pag-aaral ng galaw ng mata. Halimbawa ay ang pag-ikot ng mata na nagpapakita ng walang interes. And next po is vocalics, ang pag-aaral ng mga linguistikong tunog na may kaugnayan sa pagsasalita. Halimbawa na lang po ay ang pagsitsit o ang pagbubuntong hininga. Next question is, gaano kahalaga ang komunikasyon sa individual at sa lipunan? Nakakatulong ang komunikasyon dahil natutunan nating humarap sa mga taong nakapaligid sa atin, na ipapahayag natin ang bawat desisyon, opinyon at saloobin. Nagkakaroon din tayo ng kumpiyansa sa sarili. Nagiging bukas tayo sa pangyayari at issue sa lipunan at natututunan nating makinig at umunawa sa mga tao o bagay-bagay sa paligid na ikauunlad natin. Next, ano naman ang positibo at negatibong bentahe ng komunikasyon sa buhay ng tao? Uunahin ko ang negatibo. Marami ang naniniwala na ang teknolohiya, kabilang ang komunikasyon at transportasyon, ay may masamang epekto. Huwag na lamang po tayong lumayo, kagaya na lang po ng mabilis na pagkalat ng virus ng COVID-19. Dahil sa umuunlad na teknolohiya, mabilis na nagkakaroon ng ugnayan ang bawat tao o ang bawat bansa. Next naman po ang positibong epekto. Ang positibong epekto naman nito ay mas mapapadali ang pagresponde sa kaganapan at mas mapapabilis at mas mapapadami ang mga gawaing maaaring magawa. And next naman po is, ano ang ugnayan ng kultura at komunikasyon at gaano kahalaga ang cultural sensitivity sa komunikasyon? Ang ugnayan ng wika, kultura, at lipunan ay mahalaga upang magkaroon ng pagkakaisa at kaugnayan ang bawat tao sa lipunan. Ang wika ang sinasabing ugat ng pagkakaunawaan at komunikasyon ng bawat tao sa lipunan.
At sa isang lipunan, mayroon namang nabubuong kultura at pagpapahalaga sa pamamagitan ng wika. Dahil may ugnayan ang mga tao sa lipunan, nagiging maayos na din ang pagpapayaman at pagpasa ng kulturang nabubuo at nagiging malaki ang bahagi ng lipunan sa pagkakakilanlan ng bawat isa. Kung may pagkakaunawaan ang bawat bahagi ng lipunan, sigurado ang lahat ay makakamit ang inaasam na kaunlaran. Yun lamang po. Thank you.